Babalik ulit tayo ngayon dito sa ating vlog. And ang topic natin for today is about gaming PC. Yung gusto kong ipakita sa inyo ngayon. So gusto kong i-share sa inyo kung ano yung nabili kong bago para sa ating gaming rig setup. So ito, kukunin ko yung box. Ang nabili kong bago sa Lazada ay itong Aula 2098 Gaming Keyboard Full RGB. Sa Lazada, ang naka-indicate kasi doon is Aula L2098. Pero dito sa box, ang nakalagay is Aula LZ098. So hindi ko alam kung ano talaga eksaktong ano niya, pero sa Lazada kasi 2098. Bibigyan ko kayo ng konting tips and konting explanation na din sa kung ano yung features na meron tong mechanical gaming keyboard na to and kung ano yung kayang gawin ng mga RGB niya. Kung mapapansin nyo, ayan, umiilaw siya. Ayan. And kung bakit for me, siya yung the best budget gaming keyboard na pwede mong mabili sa market. Ito guys, kaya niya na-attract yung attention ko sa Lazada kasi nung lumabas siya sa flash sale, nakita ko na napakaganda nung picture doon, kung magasana yun yung bungad na picture ng product. So, nung in-explore ko, maganda talaga yung features niya. Yung entry nila sa Lazada, meron silang pinrovide na video. So, medyo may konting ano na yun, description, tsaka may konting explanation na yun sa kung ano yung kayang gawin ng keyboard nila. So, dun pa lang, nagandahan na ako sa features niya. Napakasimple niya lang, pero kaya niyang makipagsabayan din sa mga kung ano yung kayang gawin ng gaming keyboard ngayon. Pero, syempre, dahil budget nga siya, hindi naman natin i-expect na sobrang dami niyang features na makikipagsabayan siya dun sa mga sobrang mamahalin talaga. Ilalapit ko muna ng ganun para naman may idea kayo kung ano yung keyboard na to. Yan. So, nung nakita ko siya guys sa Lazada, na-amaze lang ako kasi maganda talaga yung picture niya. And kung ano yung nasa Lazada, yun din yung eksaktong kinalabasan ng product. So, parehong-pareho sila. So, ano ba yung mga unang-una na naka-attract ng attention ko dito sa gaming keyboard na to? Unang-una guys, full RGB siya. Siyempre tayong mga gamer ngayon, nauuso na talaga ngayon yung mga RGB yung kahit na anong gamit natin dyan. So, from keyboard, sa mouse, sa part ng PC, sa loob, pati yung speakers, yung mouse mat, ganon. So, usong-uso na talaga yan. So, ang pangalawa sa main features na nagustuhan ko sa gaming keyboard na to is itong mga buttons na nasa taas na to. Itong apat na buttons na to. So, ilalapit ko lang konti. Yan. So, itong mga buttons na to na nandito sa taas, meron siyang dalawang mode. Yung unang mode is yung working mode. Yung pangalawa is yung gaming mode. So, kapag nasa working mode siya, ang kinokontrol niya is yung volume or yung audio mo. So, kapag, ano ba, diba, kapag nasa PC ka kasi, pag ginagamit mo yung PC mo, kapag gusto mong i-adjust yung sound, ano ba, gusto mong lakasan or gusto mong hinaan yung, ano, yung volume, kailangan mo siyang i-access dun sa either sa speaker mo, kailangan mong i-ganon yung control, or kailangan mong pumunta sa desktop, yung main na control ng volume. Pero pag ito, pwede ka na mag-shortcut kasi, igaganon-ganon mo na lang dito. Iikot-ikotin mo na lang. Yan. Kapag pinress mo yung button, ang function naman niya is either to play or to pause kung ano yung nagpe-play sa screen. So kapag nasa working mode tayo, itong tatlo naman na maliliit, siya yung nag-a-adjust nung RGB. So ayan, kung mapapansin nyo, nag-a-adjust-adjust siya. Ayan, di ba? Nag-a-adjust, nagbabago sila ng... Yan, di ba? Ng effects. Di ba? Yung maliliit yung gagamitin mo kapag naka-working mode siya. Pero ito, mainly, yung malaki is para siya sa volume and sa music or sa audio. Then, kapag naka-gaming mode naman siya, kailangan mo siyang i-hold ng 3 seconds, at least 3 seconds, para lumipat siya ng mode. And, ayun, kapag blinking na siya, ayan, makapansin niyo ba? Ayan o. So, kapag ganyan, gaming mode na siya. So, kapag gaming mode na siya, yung function na nitong main switch is sa RGB. So, kapag iniikot nyo siya, ang control niya is yung brightness ng RGB. So, kung mapapansin nyo, tumitingkad yung kulay, tapos humihina, ayan, hanggang mamatay, di ba? Tapos, kapag pinindot mo naman siya, di ba pag working mode, kapag pinipindot mo siya,
either na piniplay niya or pinopause niya yung music or yung video na nakaplay. Dito naman, kapag naka-gaming mode siya, ngayon, ang kino-control niya na is yung effects ng RGB. Matulad yan, pinindot natin, nag-iba yung effects niya. Pinindot ulit natin, nag-iba. Ayan, diba? Nag-iiba-iba na siya. And, meron kasing mga effects, tulad yan, iba-ibang color. Pero, ito namang maliliit, dito yung nag-a-adjust yung colors. Ayan, try natin. Ito namang first button na maliit, kapag pin-rest mo siya, nababago niya yung kulay. Ayan, diba? Tapos, ito kasing isa, yung dito. Kung mapapansin nyo, diba, madaming gaming keyboard ngayon na merong light sa gilid. So, mapapansin nyo is meron siya dyan, no? Itong line na yan, diba yan, na nasa gilid. Ayan. Yan. So, hanggang dyan. So, kumpletong-kumpleto siya. Ito, pwede mong ma-adjust yung kulay niyan. Ayan o, na-adjust siya. Yan. So, pwede mo nang i-adjust yung kulay ng line na yan. Third naman, feature kung bakit nagustuhan ko tong gaming keyboard na to. Is, kasi pag sinide mo ng ganun, tingnan mo. Napakanipis nung keys niya. Yan. Actually, ang tagal ko na naghahanap ng ganitong keyboard na yung may manipis na keys tulad niyan. Ang main purpose ko kung bakit gusto ko ng ganyang napakanipis lang na mga keys kasi kapag nagpi-play yung RGB niya kapag may mga effects, kitang-kita mo agad, di ba? Tulad yan, nasa side ka lang pero kitang-kita mo na yung effects, di ba? Pag ginanyan mo, kitang-kita mo din yung effects. Pag naka-side, kitang-kita din. So, yan yung main purpose kung bakit gustong-gusto ko yung mga manipis lang na keys. Kasi, ang dami kasi ngayon lumalabas na gaming keyboard, di ba? Tapos yung keys nila is yung parang normal na makakapal na hanggang baba pa din yung keys. So, yung effects ng RGB ng gaming keyboard, hindi siya masyadong napapansin kasi yun nga, covered siya ng black. So, ang ginagawa ng iba, either bumibili pa sila ng mga keys, bumibili sila ng maninipis na tulad nito, or yung transparent yung gilid, or ang ginagawa nila is yung mano-mano, tatanggalin nila isa-isa yung keys, tapos nililihan nila yung gilid para maging transparent. So, pag naging ganun na siya, kitang-kita mo na yung effects ng RGB. Diyan. So, yun yung tatlo sa mga pinaka-nagustuhan ko kung bakit binili ko tong gaming keyboard na to. Kung mapapansin nyo guys, yung itsura na itong gaming keyboard, para siyang comparable na din siya dun sa med mamahali na gaming keyboard kasi, di ba yung ganitong features na alam ko nakita ko dun sa mga 8,000 plus ng ibang branded gaming keyboard. So, andun to. Itong features ng buttons na to. Then, yung frame niya, aluminum frame siya guys. Napakatibay niyang tignan. Meron siyang kasamang ganito. Pag gusto mo na may extra yung papatungan ng ito, ng wrist mo. Kapag nagaganon ka. So, meron ng ito. Pero maganda yung design niya kasi may mga ganun, no? Di ba? May texture din siya. Pero siya? Plastic siya, plastic. Hindi siya tulad ng iba na may foam. So ito, pure na plastic. Ayan, no? Kung mapapansin nyo guys, meron siyang parang ganyan, yung mga pin. So yung mga pin na yan, ang purpose yan is, di ba ito, umiilaw yung gilid niya. Tulad ito. Is kapag kinabit mo siya dito, yan, umiilaw din yung gilid nito. Kita nyo? Ayan, no? Umiilaw siya. So, kung ano yung ilaw dito ng gaming, dumediretso siya dun sa pin. Ayan. Kahit ano yung gawin mong effects dito sa side na to, yun din yung magiging effects niya dito sa armrest. And guys, meron nga din pala siyang kasamang ganito. Pala nito, ang switches na blue switches. So, pinili ko talaga siya para tactile siya. Para medyo maingay. Pwede mo naman siyang palitan. Halimbawa, nasira or gusto mong palitan ng ibang switch. Halimbawa, gusto mo gawing brown, gawing red, gawing black. So, pwedeng ito yung gamitin mo para pantanggal ng mga switch. Gusto ko lang palang linawin, no? Kung bibilin nyo yung gaming keyboard na to, kung titignan nyo siya sa Lazada, tignan nyo mabuti. Kasi ang daming version ng keyboard na ginawa ng Aula. Alam ko meron doon ng, ito kasi Aula 2098. Meron din ng 2096, yung parang mas bago ata yun. Meron din ng 2066, parang 2050, 2088, yung ganun. So, sobrang dami niyang klase. So, meron doon ng mga keyboard na ang keys niya naman is parang sa typewriter. So, basta ang dami nilang klase, i-search nyo na lang kung alin yung 2098. Tignan nyo na lang na mabuti. Next feature naman na ipapakita natin sa gaming keyboard na to is yung nasa likod niya. So, ito yung likod niya. Ayan. Napakasimple niya lang. Ano lang talaga siya? Rectangle na walang design. Parang plain lang, ganun.
So, ito, yung nasa likod niya naman, is yung pampadagdag ng elevation. Ito. So, naka-fixed siya. May kasama lang siya. Parang ito, iniikot-ikot lang. Ayan. So, natatanggal lang siya. Naiikot siya. Hindi to yung tulad ng iba na parang may naka-ready na dyan, na inaangat na lang, na ginaganon-ganon. Ito, ganito. Tapos, may kasamang ganito lang na apat yung sa box. Bali, dalawang ganito yung size, tapos dalawang mas maliit. So, ito yung ginamit ko para mas elevated yung keyboard. So, pinapasok lang siya, parang washer. Tapos, i-screw mo na siya ulit dun sa likod. Ayan. So, dalawa, ganyan. Ayan. Then, guys, gusto ko lang din ipakita yung ano niya, yung wire, yung hindi, nakalimutan ko na naman yung tawag dito sa wire na to. Kasi yung kahit na ano siya, kahit na i-bend mo ng i-bend, hindi siya masisira. Yung ano, kayo na lang yung tumingin kasi nakalimutan ko na. Basta yan, no? Ayan. So, ayan, guys, nabigyan ko na kayo ng konting insights regarding sa kung ano yung kayang gawin ng keyboard na to and kung ano yung features na meron siya. Ngayon naman, itatry natin yung mga effects niya tsaka yung sample lang, alam ba, yung tunog kapag pinipress natin yung mechanical blue switches na keyboard na to. So, tignan natin.
So yun guys, naipakita ko na sa inyo yung mga effects na meron yung gaming keyboard na to. And kung ano din, kung ano yung tunog ng keys niya kapag pinipindot nyo. Ito nga pala, ulitin ko, mechanical blue switches to. So kaya medyo clicky talaga siya kapag pinipindot-pindot. And yun, nabili ko nga pala to sa Lazada sa halagang 3,000 pesos. So actually matagal ko na siyang gustong bilhin, kaya lang, nung binabasa ko kasi yung mga comments, meron doon na nag-comment na nag-sale daw siya ng around 1.7k lang. So 1,700 pesos. Pero matagal ko na siyang hinihintay mag-sale, ilang sale na sa Lazada yung dumaan, pero hindi naman bumaba yung pressure niya ng ganun. So nabili ko lang talaga siya sa halagang 3,000 pesos. Pero para sa akin, kung titignan niyo yung materials ng keyboard na to, napakaganda niya talaga, solid, matibay, sturdy talaga siya. Yung keys din, 'di ba, maninipis nga yung keys, kitang-kita yung RGB, hindi mo na kailangan bumili ng another set ng keys para palitan siya. Hindi mo na kailangan na ano pa kung ano yung kasama niyang keys, i-modify mo pa para makita lang ng gusto yung RGB niya. So, ito overall, sulit na talaga siya sa halagang 3,000 pesos. Kung papipiliin ako kung kasi 'di ba meron din naman ng mga budget gaming keyboard tulad ng sa ROG, madami sila nang nilalabas na RGB, full RGB gaming keyboard. And usually kapag ROG ang naglabas, ang daming effects niyan. Tulad nung ROG na case fans ko. Sobrang dami niyang effects na hindi ko talaga mabilang kung ilan yung effects niya kasi napapagod na ako ng kaka-click para magbago yung effect. Pero hindi ko pa din nakikita na umulit na yung effects niya. So basta yung ROG, sobrang daming effects niyan. Pero ito, limited lang yung effects niya. Siguro around 20 plus lang yung effects niya. Pero sa akin naman, okay lang naman din yun. Kasi hindi ko naman ginagamit lahat ng effects. Parang may pipiliin lang ako ng isa. And siguro forever yun yung effects na gagamitin ko. Kung gusto niyo ng additional information regarding sa keyboard na to, pwede niyo naman i-visit yung entry niya dun sa Lazada. Ilalagay ko na lang siguro sa description box yung link kung saan ko nabili yung gaming keyboard na to. And para makita nyo din and mabasa nyo din yung mga comments ng ibang buyer na bumili. And hopefully nabigyan ko kayo ng kahit na konting idea kung bibili ba kayo ng ganitong klase ng keyboard. So yan, hanggang doon na lang muna yung vlog. Huwag nyo lang kalimutan mag-share, mag-like, comment, mag-subscribe. And hit nyo yung bell button para naman ma-notify kayo kapag meron kaming bagong vlog. So hanggang doon na lang. Whoosh! Smoking, then we're sipping, we're doing it the biggest.